Hinarvest pala ni Govinda yung aking kangkong, guys. Ang dami, oh. Ang dami niya na. Yung mga pang, mga nilagay ko lang dun sa likod. Kanino niya kaya ito ibibigay? Na ano na, oh. Dapat ni hinatid niya na ito kaagad. Ang bilis kayang maano ng dahon nito. Pangit tingnan kapag mag-stay yan na. Nakakaloga, guys. 140 na ang kilo ng kamatis. Diyos ko, sobrang mahal naman. Mahal ang kamatis. Casario? Soy 2 kilo. Ayush, you help me with the piyas. 100-200 kilo, guys. Hindi pwedeng kalahati. Hindi pwedeng 50 lang. Paayos ko muna yung stand ko, guys. Hindi ko napansin, sira na yung, nasira yung ano, yung dito. Yan, oh. Yung screw. Palalagyan ko ulit. Si Ayos nagpabili ng pangkamot. Hindi ko alam ba't niya isipan na magpabili ng pangkamot. Show me how do you use that, Ayush Lai? Show me. No, how do you use that to scratch your back? Show me. Nasabi ko, guys, ngayong Friday na ako bibili. So bumili ako ng kalahating kilo ng talong. May talong ako dyan sa likod, pula, apula, puti, dalawang maliit na repolyo. Kami lang naman ni Ayos kakain ng repolyo na yan. Tapos, ito, kalahating kilong talong. Ito, 15, 25 yan. Mahal na ngayon ang kamatis, guys. Sign na talaga na kailangan namin magtanim ng kamatis. Yung kamatis ko ay maliliit pa. 140 in rupees, guys, ha. 140 to ang kilo. Tapos, ang nagpabigat lang talaga, sibuyas. Bumili ako ng 2 kilong sibuyas, 50 per kilo. Tapos, ito, itong oink-oink na to, ito yung pakunti-kunti natin isasahog sa, ano, sa pang-ulam ni Ayush. Ito yung ulam natin ngayong gabi. Bumili ako ng 2 pirasong isda, di ba? Sabi ko, i-grill natin yung sa atin, Ayush. Sila ni Ama, hindi ko alam kung paano nila gagawin. Kasi hindi ko na lang din pinahiwa para at least kung gusto nila grill, grill din. Ayush!
pizza. Na siya, guys. Ice! Why you like the ice? Oh my God, later the explanation, please. Okay, I'll explain with you later. Hunsa? No. Wait, I'll put it there first. Get your chair so you can sit there. It's like that. Siya sunog, guys. Madilim lang talaga yung camera ko kaya mukhang sunog na sunog siya. Tulog na tulog pa, guys. Good morning. Pagod na pagod. Hindi ito nakapag-nap kahapon eh. After school, pagkakain, maya-maya eh, umalis na rin kami magpunta ng bazaar. Bantay muna ako ng kambing dito. Ilalabas ni Ama yung kambing. Siya maglalabas kasi si Gubinda eh sasama doon. May namatay daw doon na doon malapit sa pinag-aantayan ko kay Ayos ng bus. May namatay daw doon. Kailangan ng sunugin doon sa may ilog. So, si Gubinda ay pupunta. Bantayan ko muna kasi makakainin itong palay ng kapitbahay. Sandali. Ayan siya talaga. Oh, napaka. May leader silang aso. Hanggang ngayon pala, guys, hindi ko alam si sino ba yung nakunan dito. Kata sa uaw ama, tiyo pal niyo batsa? Yo? Is yan, no? Hala! Batsa matrayo? Oh. Kaya pala nakunan, guys. Bata pa yun, eh. Nung lang yun ipinanganak? Nung December, oh. Biruin nyo.
Tapos nagbuntis. Kaya pala nakunan. Ang kalaro ni Ayos. Andito na. Ayoko nga magising si Ayos. Nagagalit ako pag ginigising talaga si Ayos sa umaga, guys. Lalo na pag walang pasok. Kasi chance na niya yung magkapagpahinga eh. Yung batang tutulog-tulog, guys, ay gagawan ko ng sinigang. Sisigangin ko to para sa kanya. Tapos, yung kangkong pala na kinuha ni Gobinda kahapon, guys. Andito lang, oh. Ayan siya. Akala ko ibigay niya kung kanino niya gustong ibigay. Para sa amin daw. Sabi ko, dapat pinitas natin sa, ano mo ang tawag niyan? Kung kailan ba lulutuin, saka na lang pipitasin. Naluhi-luhi na. So ako, magagawa ako ng adobo para sa akin. Sila ni Ama, bahala na si Ama kasi ibang style yung luto niya pag ganyan eh.